sa mga Moshi, sa mga Team Gabudol, Solid Look, Unigab Fam, so much more. Hello, hello po sa inyo lahat. I'm really happy to be here. Oh my gosh. Yeah, we are so happy that you're finally here kasi matagal ka na namin inaabangan, promise. Pero ang maganda rin naman ay maganda rin na hindi ka nakabisita dito. Kasi ang mga bumibisita dito ay yung mga na-evict. So ibig sabihin, umabot ka hanggang dulo talaga. Kaya hindi ka namin nakasama. Pero teka muna, Gab. So saan naman yung iyong birthday celebration ng August 31? Share mo naman sa amin. Okay po. Actually po kasi, nung week po, like, may the week nung birthday ko po is nagkaroon po kami ng sakit dito. So, bali po, yung mga plano po sana namin na like, gusto ko pong mag-birthday po sa Batangas or gusto ko pong mag-dinner po outside with family and friends, hindi po siya natuloy since we need to like quarantine syempre dito sa bahay. But I'm really happy po kasi to be honest, sobrang appreciate ko po talaga lahat ng efforts po ng mga yung mga tao po na sumusuporto po sa akin. Kagaya po ng Team Gabudol, Moshies, ayun po, sobra-sobra po talaga yung Unigab Fam. So, at least, kahit po paano po, sobrang happy po ako on my birthday po. Oh, talaga naman, memories left and right ang mga na ibibigay sa'yo. Regardless kung ano man, ang importante naman talaga is you get to feel how special you are. Lalo na sa maraming tao na nabibigyan mo rin ng inspiration. Diba? As long as you got to feel to feel really loved on your birthday because a lot of people love you talaga, Gab. Gab, I just wanna share, Gab, kasi alam ko, babalikan natin tong ano, yung journey mo sa PBB kasi ikaw nga lang yung hindi ka pa namin na-interview about that. So, a little bit about that, but before you share that, alam mo ba, when you first, kasi ikaw yung unang pinakalala, diba? When we first saw you, me and my husband, we were like, oh my gosh, ang cute-cute niya! Tapos, ikaw yung parang naging leader ng group na yon na natuwa talaga kami. Sabi, ay, hanggang dulo ito. Aabot ito hanggang dulo. Yes. Umabot ka. So, balikan naman natin yung iyong ano, PBB journey. Nakita namin, syempre, kung gaano ka naging palaban sa loob ng bahay ni Kuya. Saan nang galing yung passion mo and drive na lumaban? Okay po. Kasi po, syempre po, like, the first thing po talaga that motivates me po is my family. Kasi as a panganay po, and as one of the breadwinners of the family, yung gusto ko lang po talaga is mabigyan sila ng magandang buhay, ma-provide ko yung gusto ko. Kasi sa sobrang daming sacrifices po ng family ko, parang I feel like it's time to give back na sa kanila. Lalo na sa papa ko. So, talagang ginalingan ko po talaga. And yeah, I'm really happy naman po na right now, papunta na po ako na natutulungan ko na po yung family ko. Yes, go lang ng go, ika nga. Pero yun nga, speaking of, ikaw na rin nagsabi na family talaga yung naging puso mo sa loob ng bahay. And nakita naman namin yun, kung gano'n na lang talaga kumukurot sa puso mo every time we talk about family. Pero bago ka pumasok sa loob ng bahay, ano ba yung naging advice nila sa'yo? Bago po ako pumasok po sa bahay. Actually po, there's a funny story behind po nung before po kami ipasok po sa camp. I was gonna quit. Oh! Like, right before po na pupunta na po kami. Kasi nga po, parang hindi ko po kaya na wala pong communication with family, ganyan. Kasi kadalasan po kasi, sila po talaga yung kausap ko. So, parang sabi ko, shucks, parang hindi ko kaya. So, napatawag po ako. Sabi ko, oh, gusto ko na po umuwi. Kunin nyo na ako dito. Tapos, nagsabi po sila sa akin na, ano, alam kong mahihirapan ka. Pero sabi nila sa akin, kahit hindi ka maging winner, okay lang sa amin. But you know that, we will always be proud of you, ganyan sabi po nila sa akin. Basta galingan mo lang sa loob at we will always support, we will always be here supporting you. So ayun po sabi nila sa akin. Before sabi ko, sige, gagawin ko to para sa pamilya ko. So laban ayun na. Po. Yun ang kanyang motivation. Pero Gab, I wanna know, I don't know if you can share,
ba you wanted to quit is because sobrang tagal nyo na-isolate, na walang anyone na... Eh, nag-hotel pa sila eh. Diba? You, parang nalungkot na talaga. Parang sabi mo, hindi ko na kaya. I have to go to my family now. And then after, one of the reasons why po yun talaga, since nagkakamustahan nga po kami ng pam ko po. Tapos nung time po nandun po ako is parang every night na tumatawag po sila sa akin, kinakamusta po ako. Tapos may one time kinuha na po nila yung cellphone ko po. So parang, nag-sync in na talaga na parang, hala, this is it. Part na to ng challenge at wala nang urungan. Especially mga kids ngayon, partner, dati naman nung time namin doon, di pa naman sobra yung mga camera phones at saka yung mga kung ano-anong app sa phone, parang no face lang yan, OMG talaga. But alam mo yan, hindi mo masyadong, alam mo Gab, nung time na yung first season, hindi talaga namin mamimiss yung mga phone namin kasi walang ganap sa phone. So, parang, yung ngayon, I can just imagine yung kayo na talagang, alam mo yun, mamimiss yun talaga, even yung mga friends. So, wala, mahirap talaga. Yes. Pero, tsaka kasi partner, nasa middle pa rin tayo ng pandemic. Totoo so, naman. Yung magkakasama tayo lagi sa bahay, tapos biglang, hala, ako na lang sa loob ng kwartong ito. Oo, di ba, syempre, kung ano-ano mo naiisip mo na. Whatever, di ba, nag-imagine ka na. Pero, Gab, ano naman yung ano pangyayari sa loob ng bahay ni Kuya na hindi mo malilimutan? Kumbaga, most memorable moment or moment. Siguro po yung most memorable moment po is yung nagkita-kita lang po kami lahat ng housemate. Kasi, oh, yeah. Kasi po, ano, syempre po, dalawang grupo po kasi kami, Camp Masagana. Yes. So, bali po, nangyari, yung Camp Masagana lang po yung na-meet ko. Tapos, bali, yung Camp Masagana never po namin nakita. Instead, ano, besides Ashton po, kasi nakilala na po namin siya doon sa mismong kampo namin. Pero yung iba po, hindi pa po. So, parang sabi ko, excited ako kung sino-sino sila, ganyan. Kung ka-vibe ko ba or hindi. And nung time no, first pasok talaga namin sa PBB, it was like, oh my gosh, madaming tao. Hindi na ako mag-isa. Yay! Pero, Gab, I wanna know. I was waiting for you to say yung most memorable mo is yung Majoha. Parang ayaw na niya yung maalala. Partner, ano ba yan? Gab, alam mo, I just wanna, ano ha, gusto ko itang ipagtanggol sa part na yon ha, kasi, alam mo, minsan talaga nang ma-mental block ka talaga. O baka ang tagal na nilang hindi na pag-aralan yun, kasi ako, kahit tanungin mo ako ngayon, alam mo yun lang ng mga, well, hindi yung question na yun ha, pero ako, ibang Filipino or AP questions or history questions, baka hindi ko na rin siya maalala kasi tagal na. Pero depende eh. Depende rin naman yan, partner. Pero gusto ko lang talaga ipagtanggol siya nun. Pero anong time, syempre nung nasa loob kayo, hindi mo alam na yun yung nangyayari sa labas. So paglabas mo, ano feeling? Diyos ko, Lord po talaga. Kasi po ito po yung time after nung yung student week po namin. Tapos after, nung paglabas po namin sa garden area, may hashtag Majoha. So sabi ko, ano meron? May hashtag Majoha. So parang unang pagmasok po sa isip ko, oh my gosh, baka ito yung sinagot ko nung ano, nung student yes. week. Tapos nung lumabas po ako, sabi ko, oh my gosh. Yes, viral ka. Hindi, ang maganda naman kinalabasan yan ay na-realize din naman ng maraming tao ang importansya talaga ng pag-aaral. And syempre, first time din naman natin online, nagkakaroon tayo ng learnings. Syempre, hindi ganun ka-focused as compared to being inside the classroom eh. Diba, partner? So, ang hirap talaga. It's a lot of things happening na parang, yun nga, sabi mo, may mental block ka. Tapos, syempre, it's a challenge type na talagang paunahan pa. Talagang sasagot mo lang lahat. Mm-mm. Kahit minsan alam mo pa eh. Diba? Gab, I just, totoo yun, partner, pero I just wanna share with you, partner and Gab, ha? Ganto kasi ka si Gab talaga. Nag-taping ako sa Family Feud, sa GMA, and then sabi ko, ano ba mga question dito? Tapos sabi nila, ay, basta walang Majoha. Oh my God! And umabot ka na sa kabilang channel. O, diba? O, diba? Why not?
Diba? Pinag-uusapan ka doon. Oh, ibig sabihin, isa ka ng ano talaga. Kilalang kilala. At pinapanood nila yun. Oo, pinapanood nila yun. Oh, bakit? Oh, ganda-ganda. Pero ito, gusto ko lang din malaman. Kung meron kang rewind button, meron ka bang gustong balikan na event inside the house na talagang yun yung pwedeng highlight mo or yun yung pinaka na-enjoy mong moment? Siguro po, parang hirap po kasi parang dami ko pong gustong balikan. Pero siguro po yung mas pinaka gusto ko po talagang i-rewind at baguhin is yung Majoha. Yan talaga. Yung po talaga. Re-rest baka niya yun. Grabe po talaga. O at least dahil doon nakapagpunta sila sa museum. Oo. Oh, diba? Diba? Oh. At least nakalabas sila ng bahay ni Kuya at nag-ikot-ikot sila sa loob ng museum. Oh, diba? Nagkaroon ng magandang effect. Maraming magandang effect. Hindi lang sa housemates, pati sa aming lahat dito. Sige. Kalimutan na natin yung Majoha na yan. Ito ah. I have a next question for you. Siyempre, Gab, at a very young age, since before PBB, pre-PBB days, palaban ka na. And meron kami proof of that. Direct pakita. Sample ah. O, pakita natin yung sample na yan. Para po sa akin, mas bibigay ko po yung best ko po. Go lang po, laban lang. Never give up. Always give your best to people to make them happy. So, yun po yung gagawin. Ang mga naging experience. Diba? Tagal lang po nun. Diba? Sabi nga sa video, diba, gagawin mo ang best mo para maging happy ang mga tao. Ang tanong, name three people na na-meet mo sa PBB house na ikaw ang pinasaya. Parang kilala ko na yung unang-una dyan. Number three po, Ashton. Paakyat ka na. Three, Ashton. Number two po, Maxine. Si Max. Number one po, syempre si Luke Alford. Don't comment. Syempre, alam mo, grabe ang dami mo naman talaga yung pinakita sa loob ng bahay at hindi rin naman kaila sa amin na magaling kang kumanta. Diba? Kaya naman, at this point, baka pwede naman kami mag-request sa'yo ng isang kanta. Siyempre, yung mga communizens natin, every time na pinapanood ka nila sa iyong stream ay gustong-gusto nilang marinig ang maganda mong boses. Kaya naman, it's your time to shine here sa Bay ni Kumu Level Up. Kaya guys, comment kayo dyan. Ano ba yung gusto niyong songs or song na marinig? Or ano ba yung lagi niyong nire-request kay Gab? Actually, naka-ready naman siya. Nagtanong lang din ako. Pero parang alam din naman nila kung ano yung ni-ready mo. Yun nga. Sige. Since kadalasan na nakikita ko sa comments, it's you. Sige, kakantayan natin yung It's You. It's You by Ali Gaty. Ayan. Ayan, kung gusto niyo pong isupport si Gab, all you have to do, you can drop any virtual gifts at ita-transfer natin yan sa kanilang mga accounts. Yeah. After our live. Okay, this is It's You by Alligati. Alligati? Alligati. Alligati. Oh, basta yun. It's you. It's always you. Bago mo i-introduce, may mga nagko-comment dito sabi, magbabagsak to sila, ito-transfer. Yes po, ito-transfer po kina Gab and Luke ang diamonds. Hindi lang kami makikishare ngayon kasi para ma-transfer sa kanila, diba? After mga in a couple of days, ganun.